Hi guys! Welcome again sa ating channel. And for today's video, I'm going to be sharing with you the products that I've used, kung paano ko ginamot yung baby acne, cradle cap, at yung mga rashes ni baby. By the way, he's now 5 months old na, pero isi-share ko sa inyo yung mga photos niya para makita niyo kung gaano kalala yung mga rashes at yung cradle cap niya. So without further ado, let's begin. Tensya na pala kayo, medyo maingay kasi basta maingay sa labas, and then nandito si baby. Gising kasi siya. So, ayun na nga, nung 1 month old pa lang siya, nagkaroon siya ng baby acne. Ito yung mga butlig-butlig na may white bumps. Sabi naman nila, it's totally fine kasi si baby nag-a-adjust pa yung balat niya sa environment natin. Pero, yung nangyari sa baby, medyo madami siya, so nakakabahala. Before kami nag-consult sa pedia, nagpalit ako ng sabon. So, yung unang ginamit ko na sabon is Lactaseed. And then, nag-Johnson's ako and then nag-Cetaphil. So, hindi umukay kaya nag-consulta kami sa pedia. So, ang unang naresetan niyang sabon is yung Oilatum Bar. Okay naman siya. Ang ano ko lang sa kanya is pagka pinahid mo na sa balat ni baby, halimbawa meron siyang rashes, lang parang nagkakaroon si baby ng dry skin after mong i-apply yung sabon. Iba naman tayo ng skin type. Sa tingin ko, yun lang yung effect niya na napansin ko sa baby ko. Ganun. And then, nilistahan din kami ni Doc na Fusidin Cream. I'm not sure if kita nyo. Hindi ko alam kung steroid cream to or what. Pero, yun na nga, pang antibacterial siya. Feeling ko hindi siya naging effective. Kung parang ginamit ko lang siya ng saglitan lang. Kasi mahirap to ipahid sa bandang mukha ni baby eh. Feeling ko delikado kasi kasi mahilig siyang magganon-ganon pagka na ipahid niya yung kamay niya na may gloves dito sa mukha, tapos may cream, tapos kinakain niya. So, di ba, mahirap na. Tapos, yung isang reseta niya is yung Fisher Gel. So, ito yung binili namin, Fisher Gel Hypoallergenic na AI Calming Cream. Isa din to sa mahal kasi sabi dito for dry, irritated skin and sensitive skin, pero hindi rin siya naging effective. Pero nagamit ko din siya ng mga siguro months din. Kasi ano, parang inisip ko kung magpapalit na naman ako ng panibago, sayang naman kasi mahal siya. Nasa 800 plus tong cream na to and nasa 50 ml lang mga Mars. Kasi yung baby acne ni baby parang okay ngayon, tapos parang mawawala, tapos babalik na naman. So parang tinuloy-tuloy ko lang to hanggang sa nag-worst na talaga yung baby acne niya. Nagkaroon na siya ng cradle cap dito sa ulo. Yan. Dito sa ulo at saka sa kilay. Grabe mga mamsi, sobrang dami ng cradle cap niya sa kilay. Scaly siya na dumidikit sa kilay, dito sa ulo, na medyo mabantot. Yun, mabaho siya. Lalo na pag nagpawis. So, nag-research ako. Nakita ko na merong binibentang Mustela na intended talaga siya pang cradle cap. So, ito yung cream na to. Ayan. Itong Mustela na to, again, intended lang talaga siya for cradle cap. So, pinapahid siya sa gabi. 40 ml lang siya. And medyo pricey din siya kasi nasa 550 pesos ito. Maganda yung consistency nito mga Mars kasi parang watery na medyo oily. Ganun yung consistency niya. And yun yung nilalagay ko sa scalp niya at saka dun sa kilay. Gabi lang to ginagamit. And then, paparisan mo to nung shampoo nila, yung foaming shampoo. So, papakita ko na lang dito yung picture. Isang linggo lang, super effective niya, promise. Isang linggo lang mga Mars, nawala lang natuyo yung cradle cap ni Celia na parang nagbabaklat-baklat. Hindi ko alam paano sa Tagalog yan. Parang nagbaklat yung cradle cap niya. Na sobrang nag-dry talaga hanggang sa natanggal na lang. Kapag kasinuklay mo, talagang kusa siyang matatanggal. Mustela, sobrang mild nung amoy na madidistinguish mo talaga yung amoy na yun, Mustela. Parang wala siyang halos amoy pero ang bango. Hindi ko alam paano i-explain mga besh. So, ayun na nga. And then, sa umaga, ito yung ginagamit namin. Yung Stellatopia. Ayan. Stellatopia cream. Medyo pricey din to. Nasa 800 plus yung Stellatopia cream. At ito yung ginagamit namin sa umaga. Ang consistency naman nito,
parang virgin coconut oil siya na sobrang mamantika. Alam niyo yung feeling na ganun. Pero, grabe, super effective. Isang linggo lang. As in, nawala yung baby acne, yung rashes ni baby at yung cradle cap. So, hanggang ngayon, ito pa rin yung, ginagamit ko pa rin yung Stellatopia. Kasi, on and off yung rashes ni baby. Pagka sobrang init, ganyan, nagkakarash siya. Tapos, nagkaroon siya ng malalang rash. Nagkaroon siya ng maraming rashes talaga. As in, hindi ko alam kung may allergy din talaga tong batang to sa manok. Kasi sabi na ng pedya niya, kapag kayong parents may mga allergy sa food, possible na namamana ng anak. So ako, may allergy ako sa shrimp and crab. So yun. And yung tatay niya naman, minsan sa manok, since direct latch si baby sa atin, breastfeeding siya, pure breastfeeding. Kung anong nakakain ko na siguro hindi hiyang sa kanya, nagkakaroon siya ng rashes. Halimbawa, kumain ako ng manok, nagkakarashes siya. So hanggang ngayon mga Mars, iiwas tayo sa chicken. So gulay-gulay lang at isda and baboy. Bumili pala ako ng trial kit sa Shopee Mall. Try ko yung cream nila na si Castella. Sachet lang ang nakalagay dun sa trial kit. Pero super effective niya. So, since na-try ko yung si Castella at umukay yung mga rashes niya, bumili na rin ako ng malaki. Medyo pricey siya. So, itong 40 ml na si Castella is nasa 750 or 730, mga nasa ganun range. Ang maganda dito mga Marcy sa si Castella, pwede siya sa gilid ng lips ni baby. So, halimbawa, alam naman natin, ang mga anak natin ay mahilig magsubo ng kamay at kung ano-ano pang nahahablot ng kamay niya since 5 months na yung anak ko. So, naglalaway na siya, parang makati na yung gilagid niya. Swak na swak to sa mga rash, sa insect bites, super effective. Sana nakatulong ako sa mga mommies dyan na nagkakaroon ng problema sa mga rashes ng baby nila. At maraming salamat sa panonood ng ating vlog. Sa mga hindi pa nag-subscribe, you can definitely subscribe to our channel so you will get notified pag meron tayong mga bagong uploads. So, yun lang. Maraming salamat. Bye!